Matagal na panahon na rin ang nakalipas simula nang makilala natin ang iilang mga sikat noong artista. Nagtatanong tayo ngayon kung kamusta na nga ba ang kanilang mga buhay at ano ba ang kanilang mga pinagkakaabalahan matapos ang ilang taong wala na tayong balita or narinig sa ibang mga artista noon. Ang iba kasi sa kanila ay nilisan na ang buhay showbiz dahil para pagtuunan ang pagpapamilya, pero may nagpatuloy pa rin sa kanila. Kaya naman balikan naman natin ngayon ang buhay ng isang aktres na kinilala noon dahil sa mga natatangi niyang pagganap sa ilang mga karakters na kanyang binigyang buhay. Walang iba kundi si Rica Peralejo. Makilala mo pa kaya siya hanggang sa ngayong may sarili na itong pamilya at mga anak? Si Rica Peralejo ay ipinanganak noong March 7, 1981. Nagsimula ang magandang karera niya sa showbiz nang mapabilang siya isa sa mga cast noon ng sikat at pinag-uusap ang youth-oriented comedy show na Ang TV ng ABS-CBN Network. Matapos ang kanyang pagpapakita ng husay sa larangan ng pag-arte, maraming opportunity ang nabigay sa kanya dahil sunod-sunod na proyekto ang kanyang natanggap. Katunayan niya, nakilala siya bilang isa sa mga magagaling pagdating sa mga drama dahil alam mo bang madalas siyang makuha sa drama series anthology na MMK or Maala-ala Mo. Kaya sa 7 episode nito, hindi lamang din dyan nakilala din siya pagdating sa mga suspense horror film gaya ng Spirit of the Glass at Kutub Year 2005. Nakapag-release din siya ng sariling niyang album dahil sa taglay din itong husay sa pag-awit. Dahil sa mga magagaling niyang pagganap, maraming awards din ang kanyang ipinanalo bilang Best Actress at Best Supporting Actress mula sa film na Tatarin at Hibla. Tunay ngang pinatunayan niya ang kanyang husay sa larangan ng pag-arte, kaya hindi natin siya malilimutan. Gaya din ng iilan ni Lisa ni Rica Peralejo ang kanyang magandang karera sa showbiz para pagtuunan ang pagkakaroon ng sariling pamilya nang makilala niya ang nagpatibok ng kanyang puso na isang pastor na si Joseph Bonifacio. Pinili ni Rica na lisanin ang showbiz nang may kasal siya, pero mas pinili muna niya ang makapagtapos ng pag-aaral bago magkaroon ng mga anak dahil nakapagtapos si Rica ng kursong AB English Literature sa Ateneo de Manila taong 2012. Ngayon nabiyayaan ang dalawang anak na malulusog dahil sobrang dami niyang time para bigyan ng pansin ang kanyang mga anak. Samantala, maayos naman ang kanyang buhay. Pwede din natin siyang sundan sa kanyang mga social media accounts para makakuha tayo ng mga panibagong updates sa kanyang mga pinagkakaabalahan ngayon dahil may sarili itong YouTube channel kung saan nagbabahagi din siya ng araw-araw niyang ginagawa at kanyang fitness journey. At ayon pa sa aktres, patuloy na ginagabayan sila ng Diyos sa kanilang buhay magpapamilya at naniniwalang marami pang plano ang Panginoon sa kanyang buhay at kanyang mga anak.